Nakita niyo ba si Edward? Hinahanap na kasi siya ng bandmates niya sa backstage. Nakita niyo ba si Edward? Hinahanap na kasi siya ng bandmates niya sa backstage. Hello? Direk? Mom? Oh, wala eh. Guys, you know those stories of people getting stuck in their dressing rooms? Well, I'm stuck in my dressing room and I need your guys' help to get me out, because in just a while I'm gonna be debuting with the Wavy For You bandmates and I can't get out of my dressing room, so if you do all of the puzzles, the link's in my bio, more details in the description. If you help me do all the puzzles, you might even win a prize, but please, you gotta help me out. Ito na naman tayo, stuck na naman ako. Wow. Parang, ang dami nagsabi sa start ng quarantine, yung quarantine ay parang PBB. Nakakulong yes, kayo, correct. Tapos nandun lahat ng emotions. At ang masasabi ko na kahit ganun, kahit matindi, ang pinagdadaanan nating lahat, nandun pa rin sila. At hindi ako makapaniwala na hindi lang, parang the level that they were giving us before of support, it's not just the same, it's even higher. Hindi ko ma-explain, parang baliw talaga kayo. Because until now, you're still giving us that support. And syempre, ang daming nangyari. Let's not beat around the bush. A lot of stuff has been said sa social media. A lot of stuff are been lied about, false statements. And through it all, I look through my Instagram messages sometimes, yung sa direct messages. Minsan toxic yun, ah. Pero I read them and I see some messages. They say, we still trust you, Edward. We still support you. We still love you. At hindi ko masabi, hindi nila alam. At hindi ko masabi sa kahit anong interview, hindi ko maipakita sa isang movie. They will never know the impact that positivity has on my life. Now, in the future, or in the past, they will never know. But all I can say now is maraming salamat. Sobrang nagpapasalamat ako sa inyo, because you will never know the support that and the impact it's had on my life. Before I took it for granted, now I can see what it really means. Lalo sa lahat ng OFWs na nahihirapan ngayon. Oh my gosh. Hong Kong, even in Germany, Spain, Saudi, whatever. Ay, nakikita ko talaga. Nakikita ko yung tweets, nakikita ko yung messages, yung posts. Nakikita ko yung mga tao na, Edward, namatay yung nanay ko sa COVID. Pero ang unang ginawa ko, nag-pray ako, nagdasal ako, tapos pinanood ko kayong yung mga clips mo sa PBB. Nung nalaman ko yun, oh my gosh, thank you God. So, for all the Mayward family, solid Ed, solid Maymay, thank you. Mahal na mahal ko kayo. Yeah. Wala pa rin, lalaban niyo. Magkaintindihan. Pero, nawala na ako sa ilipan. Ayan, ito nga, Edward. Makapalagyan ng S. Pero siya po, medyo closed ba po? I'm still trying to open him up pa. Talaga ba? Kasi, Laura, I know you. Naabutan mo yung hangin. Lahat. Ayan, hello, baby. Ikaw, di ka niyong pomba nun. Una, mangyong. Di man yung mga lakaw. Di man yung mga lakaw mo. Dani ramang. Molly rocks in my green tank. Molly rocks in my green tank. Mas mature na po yung nako, mas mature talaga yung gagawin namin dito. Di yung sobrang-sobra pero exciting pa rin. Hey! Yay! Yay!
Actually, na naging malapit ako kay Lord. In the beginning, 2019 pa, is because Maymay brought me to her church. Bukod sa love team, bukod sa friendship, that was one of the things that really changed my life was God used her as an instrument para mas makalapit ako kay God. And that's something I'll forever be grateful for to Maymay. Yun ang siguro ang pinakamalaking role niya sa buhay ko. Parang yung best thing that she ever did in my life.